Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ilang aberya ang naitala sa pag-arangkada ng overseas voting sa iba't ibang bansa. Gaya po ng hindi mahanap na pangalan sa listahan at may mga lugar na naantala ang pagdating ng mga balota. Nagpapatrol, Maxi Santiago. Maaga pa lang, marami nang naghihintay sa labas ng embahada sa Kuwait para bumoto sa unang araw ng overseas voting. Unang bumoto si Philippine Ambassador to Kuwait, Muhammad Nurdin Pendosina Lumundot. Kanina, after the Fajr prayer, pagdasal ko, pinagdadasal ko na sana manalo ang tunay na mamumuno sa Pilipinas na para sa kabubuti ng mga taong bayan sa Pilipinas at saka dito sa abroad. May ilang first-time voters na maagang pumila gaya ni Abdulia. Madali lang at saka masaya ako dahil sa edad yung 60, ngayon lang ako nakaboto. Mahigit 500 ang bumoto sa unang araw ng overseas voting dito sa Kuwait at inaasahang dadami pa ang boboto sa darating na araw hanggang May 9. Bakas naman ang saya at excitement sa mukha ng mga Pinoy na dumagsa sa unang araw ng overseas voting sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayon kay Ambassador Adnan Alonto, may ilang developments sa halalan 2022 kabilang na ang field voting para mas madaling makaboto ang mga kababayan sa malalayong lugar. Ay, dalawang bagay po ang inintroduce natin. No? Number one, yung voting centers natin, dinagdagan natin. Yung nga, yung pangalawa, yung magkakaroon po tayo ngayon for the longest time ng field voting. Pero naitala rin ang ilang aberya gaya ng problema sa paghahanap ng pangalan. Yung ano lang sir, yung pangalan parang hindi magka-synchronize. Almost 2 hours na rin nakapila dahil marami talagang gustong bumoto. Sa Jeddah sa Saudi, sinuri muli ang mga balota at vote counting machines bago ang botohan. You have witnessed already the procedure, initialization at saka yung nakita nyo na zero lahat. So we are now starting the voting. Ginawa namang by batch ang pagpasok sa voting area dahil sa pagpapatupad pa rin ng protocol sa COVID-19. Dagsari ng mga Pilipino sa Bahrain na bumoto sa unang araw ng overseas voting. Sobrang excited kaya nauna rin po ako sa pagpunta dito sa Philippine Embassy. Hinihikayat ang lahat ng ating mga kababayan na lumabas na at bumoto. Mahaba rin ang pila sa Oman pero naging maayos ang pagboto sa umpisa ng overseas voting. Maganda naman po at mabilis ang paghanap ng mga pangalan namin at pagboto dito. Kaya mga kababayan, hindi na at bumoto na po tayo. Mahalaga po itong ehersisyon na ito para po ito sa atin, para sa bayan natin, sa future po ng ating mga pamilya at mga kabataan. Sa Dubai, mag-aalas 6 pa lang ng umaga, matyaga na nakapila sa gate ng Philippine Consulate General sa Dubai at Northern Emirates ang ilang botante. Day off namin, alam namin maraming tao at excited din. Maayos naman yung pagbubukas nito. Meron ng tao sa pumunta dito sa consulate. Ang Dubai ang may pinakamaraming registered voters sa gitnang silangan na aabot sa lampas 190,000. Sa Abu Dhabi, maraming botante ang dumating sa embahada para bumoto. Ang iba galing pa sa malalayong lugar. Binantayan din ng mga poll watchers kung maayos na gumagana mga vote counting machines. Umabot naman sa higit 200 na nakaboto sa unang araw ng overseas voting sa Barcelona. Pero may naiulat na maling spelling sa pangalan ng botante at may nag-check imbes mag-shade ng balota. Sa Milan, Italy, hindi pa dumarating ang shipment ng mga balota dahil sa hindi inaasahang operational at logistical issues. Hopefully this week, there's been a considerable delay, not of our arriving, not of the landing of the shippers, but we were hoping to arrive last week, but there was somewhere in Europe, but it's coming over. Dismayado rin ang ibang kababayan dahil hindi sila nakaboto sa unang araw ng overseas voting. They should have taken action ahead of time.
especially during the pandemic, kung saan yung pagpapadala ng mga materials abroad, overseas. Nabahala naman ang Philcom leader na si Egay Bunzon sa postal voting dahil marami sa mga kababayan ang maaring hindi makaboto gaya ng mga naunang eleksyon. Hindi sila nakaboto dahil nga sa hindi dumating yung mga balota, at yung iba naman dumating man yung balota, tapos na yung eleksyon. So napakahalaga na sa ating embahada na nanawagan tayo. Sana i-apply din nila yung yung personal. Ibig sabihin na pwedeng pumunta sa embassy. Ayon naman sa Philippine Embassy sa Roma, ang mga kababayan lamang na may nakasaad na address na care of the Philippine Embassy ang maaring magsadya sa embahada para kunin ang kanilang balota at ibalik sa embahada bago magtapos ang botohan. Tatagal ang overseas voting hanggang Mayo 9. Para sa TFC News, Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait. Bumuo ng isang koalisyon ng iba't ibang organisasyon ng mga Pinoy sa Canada na layong matiyak ang malinis at maayos na pagdaraos ng halalan. Nagpapatrol, Rowena Papasin. Mahigit na 10,000 mga Pilipino sa Canada ang nagparehistro para makaboto sa nalalapit na halalan sa Pilipinas. Pero ipinahiwatig ng Migrante Canada at ng Kabayan for Lenny Kiko Toronto na mas marami pa sana ang nakapagparehistro kung naging sapat lang ang impormasyon mula sa embahada at mga konsulado ng Pilipinas dito, at kung nag-adjust sana sa patakaran sa overseas voting ang Department of Foreign Affairs at ang Commission on Elections sa harap ng pandemya. Disenfranchisement, iyan. Di ka rehistrado, di ka makakaboto. The rules were never meant to be voters friendly. Sa gitna ng pangamba na magkaroon ng voter disenfranchisement, bumuo ang iba't ibang grupo ng isang koalisyon kontra daya upang magbantay sa gaganaping eleksyon. Ang task nito is bantayan yung eleksyon natin. Mag-monitor ng election fraud at cheating. Sa Abril 10 ang simula ng overseas voting, pero nitong linggo lang natanggap ng konsulado sa Vancouver ang mga balota at vote counting machine mula sa COMELEC. Bilang pinakaunang Philippine post sa Canada na nakatanggap ng mga balota, sinabi ni Consul General Maria Andrelita Austria na mag-o-overtime sila para matiyak na mabe-verify kaagad ang mahigit 27,000 balota para ma-email na nila ito sa mga botante. Nag-final testing at sealing na rin agad ang konsulado sa mga vote counting machines. We have shown na accurate ang mga machines. Tapos wala namang pagkakataon na mandaya kasi nga makikita naman nila sa reports na gine-generate ng machine na zero lahat yung kandidato. Meaning walang naipasok na boto at all. From what I saw, it is good, but of course, there are stages and processes where the voting processes will take place, right? And those are things that weren't being tested. Ayon kay Deputy Consul General Magno, mano-mano nilang beberipikahin ang mga digital report ng machines para matiyak na tama ang bilang ng boto ng bawat kandidato. Electronic naman ang gagawin nilang pagpapadala sa embahada sa Ottawa ng resulta ng botohan sa Vancouver. Instead of us bringing them to Ottawa, we can now just, we just plug it in and we transmit it electronically. So the fear na, may mag-tamper, may mag-iba, is even less right now kasi nga wala na, it's not in our hands anymore. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Ibinida sa isang espesyal na event sa New York, USA, ang mga artwork na gawa ng mga batang Pinoy na nasa ilalim ng autism spectrum. Nagpapatrol, North America Bureau Chief TJ Manoto. Isa sa mga napakaraming events na nahinto ng dahil sa global pandemic ay ang espesyal na proyekto mula Pilipinas na tinatawag na Fashion Arts Autism Benefit. Hangad nitong magdala ng mga batang artist sa Amerika para ipagmalaki ang kanilang mga talento. Pero hindi lang sila basta-basta mga artist, kundi mga special kids na nasa ilalim ng autism spectrum. 4 taon din pinaghirapan ng mga bata ang kanilang mga artwork na pininta pa sa piña fabric na ginawa namang iba't ibang mga damit. Inilipad ang ilan sa mga batang ito mula Aklan at Benguet sa Pilipinas patungong New York City
para ma-showcase ang mga obra nila sa World Autism Awareness at Acceptance Day. Agad naman silang nag-courtesy call sa Philippine Consul General. Sunod ay isang special tour sa sikat na Guggenheim Museum. Doon may nakilala silang mga bata mula Amerika na nasa ilalim din ng autism spectrum na tinuruan pa nila ng kung paano magpinta sa pina fabric. At nung Sabado ay ang kanilang main event sa Peter B. Lewis Theater sa Guggenheim para sa wakas ay maipakita nila ang kanilang mga gawa. Dream come true ang proyektong ito para sa Autism Arts Foundation founder na si Dr. Erlinda Borromeo. Autism is a global concern, thus we need to collaborate in a global way. Being a member of the global movement means we could have access to global resources such as science, latest findings, latest diagnosis, latest treatment and therapy that we all can benefit from. Together, we can create a much better world for our children with autism. Si Consul General El Mercato na suot ang isang espesyal na barong na may artwork sa mga bata ay hangang-hanga sa kanilang talento. But I am glad to hear from the foundation that there's now greater awareness about autism back home thanks to their efforts and of many others. Bumida naman sa runway show mga disenyo ng PhilAm designer ni si Anthony Cruz Legarda. I really am very thankful that we were able to pull this off here at the Guggenheim to show the world how wonderful our artists are in the Philippines. They say that people with autism are not capable of doing much, but here we are. We have proved that through our talents, we can be members of the society and we can help others as well with their talents. Pangako ng mga batang artist ng Autism Hearts Foundation na mas lalo pa nilang huhusayin ang kanilang talento at patuloy nilang itong ipagmamalaki sa buong mundo. Para sa TFC News, TJ Manotok, ABS-CBN News, New York, New York. Pasok sa blind editions ng The Voice Kids Belgium ang isang batang Pinay. Pero hamon sa kanya ngayon ang pagkakasakit na nakaapekto sa kanyang boses. Mula Belgium, nagpapatrol Raquel Crisostomo. Kahit halatang kabado, napahanga ng 13 taong gulang na si Naomi Mababa ang mga hurado sa The Voice Kids Belgium. Awit ang Angels Like You na pinasikat ni Miley Cyrus, napaikot ni Naomi sa kanyang blind audition ang Dutch singer-songwriter na si Duncan Lawrence at ang sikat na Flemish Dutch girl band na K3. Ayon sa batang Pinay, matagal na niyang pangarap na makatuntong sa The Voice. Ever since bata pa po ako, it's always been my dream to be a singer. Masaya si Naomi dahil nagbunga ang regular nilang pag-iinsayo ng kanyang ama na musikero din. During weekends, nagja-jamming po kami ng dad ko po. Sometimes, kinakanta ko po yung mga popular songs and sometimes, sinising ko po yung mga original compositions niya. Kaya naman proud ang kanyang pamilya sa kanyang matagumpay na audition. Pero kasabay nito ang kanilang pag-aalala matapos magkasakit ng bronchitis ni Naomi na nakaapekto sa kanyang boses. Nag-worry po kami ngayon kasi nagkataon na hindi siya nakaka-practice kung may rehearsal sila kasi ano may flu siya kaya kailangan pumunta ng mga doctors at mga specialists para gamutin si Naomi before yung practice nila. Dalangin ng pamilya ang agarang paggaling ni Naomi. Dahil sunod-sunod na ang rehearsal ni Naomi para sa battle o knockout round. Para sa TFC News, Raquel Bernal Crisostomo, Brussels, Belgium. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Maraming salamat, kapamilya!